Yeah, mga idol, isang mapagpalang araw sa ating Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta? Kumusta po kayo dyan? Sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi sa mampanig ng mundo, mapagpalang araw po sa ating lahat. Bueno, ako po muli sa Taong Gala sa araw na ito, isang panibagong reaction video na naman ang ating gagawin. Napadako ako habang nanonood ako ng mga video ni Kabisnes. Napadako ako dito sa video na kung saan nag-uusap-usap ang mga kagwang. Habang pinanonood ko itong video na ito, natuon ang aking pansin sa mga sinabi ni Bornok. Mga idol, si Bornok po ang ating bibigyan ng reaction video. So, para po maging klaro sa ating lahat, panoorin muna natin, ano, hayaan natin panoorin itong konting clippings na kinuha ko sa videong yan. Ito, panoorin natin. Nagpapasalamat ako muna sa Panginoon Diyos at may isang taong ginamit na kasangkapan. Hindi kasi, naalala ko lang, yung nalilito ako. Tapos, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pangangailangan. Ayun. Ito mga idol, no, sinabi niya, naalala ko lang nung panahon na nalilito ako. Kasi kung atin pong mapapansin, para po sa mga hindi pa ganong nakasubaybay, kung paano nga ba si Bornok nakapasok sa Kabisnes. Ito yung time na talagang walang-wala siya, yung talagang hindi niya alam kung saan siya pupunta, napadako lang siya kay Mr. Kabisnes. So, pumunta siya doon kay Mr. Kabisnes at sabi niya, kahit anong trabaho, pero pwedeng driver. Parang ganun yung ano niya, nag-a-apply siya ng trabaho noong time na yan. Yan, tuloy natin. Tapos, merong tao, isang tao, na ginamit ang kasangkapan ng Panginoon Diyos para yan yung, alam mo yun, hatakin ka. Hindi mo siya kaano-ano, pero tinanggap ka ng bubus. Okay. Mayroon isang tao, na ginamit na kasangkapan ng Diyos. Inilabutan ako dito sa sinabi niya, ito yung talagang nakasentro ng kumbaga nakapukaw sa akin ng atensyon. Nakuha niya yung atensyon ko, kinalabutan ako. Kasi alam niyo po mga idol, mayroon isang taong ginamit ng Diyos para maging kasangkapan. And it is Kabisnes. Si Kabisnes po mga idol. Kaya nga ho, nasasabi natin na sa mundo ng social media, kakaiba ho talaga ang pag sinasabing Kabisnes. Kasi lagi kong sinasabi sa aking mga previous reaction, lagi si Kabisnes mayroon tinatawag na divine intervention. Yung kaya niyang baguhin ang isang tao, kaya niyang ipaunawa sa isang tao yung sitwasyon, at kaya niyang iangat ang isang tao. Yun ang kagandahan ng isang Kabisnes, mga idol. Minahal ka na eh. Tinuring ka na parang isang tunay na pamilya. Uh-huh. Ang ano ko lang kasi doon, napakaswerte ng buhay ko ngayon. Aswerte na nga dumating sa pamilya ko. Kasi yung taong yun, hindi ka pinabayaan. Binigay sa'yo yung pagmamahal, pangangailangan, yung lalong lumalim yung pagmamahal na ng yung tagpo namin simula nung pagmamahal. Alam nyo kasi yung strategy at approach na ginagamit lagi ni Kabisnes, ipinapakita niya yung pagmamahal para matuto ka. Ito ngayon, itong ating pong titingnan, itong video kasi na ito, nag-uusap-usap yung mga kagwang . So kung atin pong titingnan mga idol, ang lalim ng mga bagay na natutunan ni Bornok sa Kabisnes. Napakalalim at ngayong magkakaroon siya ng YouTube channel, nakikita ko na talagang sasabay ito. Sasabay ito sa agos ng karamihan din at talagang magiging haligi ito sa larangan ng pagtulong. Kasi ngayon pa lang na-internalize niya kung ano
yung mga bagay na ibinigay sa kanya ni Ka-Business, hindi lang pinansyal, kundi yung pagmamahal na humubog sa kanyang kaisipan. At ang kanyang mga sinabi rito, yung kanyang mga tinuturan, ay isang patunay, mga idol, na na-absorb niya yung mga aral na nais ibahagi ni Ka-Business sa sa isang kagwang. Yun ang pinakamaganda. Isa po sa mga punto na, nagiging maganda is yung na-absorb mo. Yung na-absorb mo yung kahulugan ng nais na i-share sa inyo ni Ka-Business. Kasi dito kasi ang isinishare ni Ka-Business, hindi lang yung financial eh. Hindi lang yung suporta. Kundi ang isinishare niya rito kung paano huhubugin ka para sa isang panibagong pag-asa. Yung makakatawid ka eh, aalalayan ka. Well, actually mga idol, dito tayo nagkakalituhan eh. Kasi una, umaani ng batikos ang ilan sa mga ginagawang ganito ni Ka-Business eh. Dahil sinasabi nila, puro na lang yung mga kagwang ang tinutulungan. Oo, kagwang na lang ng kagwang, ganito na lang na sila na lang. Wala nang charity mission si Ka-Business kasi sila na lang ang tinutulungan. Pero this time, na nagkaroon na sila ng mga kanya-kanyang channel. At ito mismo sa tinuturan ni Borno, kung ma-internalize natin, mauunawaan natin kung ano yung impact nang ginagawa ni Ka-Business sa kanila. Na ito pala. Alam niyo mga idol, masarap din naman ang tumulong eh. Pero tama din naman natulungan natin yung mga taong nasa sambahayan natin, yung pamilya mismo natin, kahit hindi man sila kadugo. Kasi kapag na-internalize nila yung tulong, yung nais natin i-share sa kanila, hindi man sa financial kundi yung pagbabago na kailangan nilang ma-absorb. Katulad sa nangyari kay Burnok, magiging matibay na rin siya na haligi pagdating ng panahon at magiging katuwang sa mga misyon ng Ka-Business. Eh ito, matibay na itong mga idol. Dito natin mauunawaan eh. Mauunawaan kung bakit ganun pala ang pagmamahal ni Ka-Business, sa mga kagwang. Bakit ganun pala kasidhi yung kanyang kumbaga pagpupursige na ipakita. Actually, ang ginawang approach dito ni Ka-Business, ano lang naman ni power of duplication, sinama niya, pinapakita lang niya yung kanyang mga ginagawa, and then, i-inject lang siya ng mga kunting payo. Ano po? Kunting payo. Kumbaga, hindi niya masyadong in-stress yung hindi niya masyadong piniga yung mga kagwang, ano? Lalo na itong si Burnok, hindi niya ganong piniga. Ipinaunawa lang niya, tapos sundutin niya ng mga aral. And then, very effective approach. Very effective strategy. Kasi ayan, nakikita na nagsasalita na si Burnok na na-internalize niya yung lahat ng mga ginawa sa kanya ng Ka-Business. Sana sa mga kaibigan natin, no, yung mga nagdududa, yung mga nagre-reklamo sa mga ginagawa ni Ka-Business, maunawaan din natin. Maunawaan din natin bakit ginagawa ni Ka-Business ito sa kanyang mga kagwang. Hanap nga sa Mercedes, di ba? Karoon ng problema. Hindi ako iniwanan. Nagkaroon ng abiriya ng pangyayari sa akin, aksidente. Hindi ako iniwanan. Nandiyan kayo. Ang pinaka, ano ko doon, yung pamilya ko, habang ako nandun sa ospital, hindi pinabayaan. Hindi sinawa na parit-parito, pumunta rito, binibisita na bahay. Kaya napakaswerte ko. Saka ito pa, binigyan pa ako ng YouTube channel. Ano mo yung nararamdaman? Yes. So ayan, no, binalikan niya yung senaryo, lalong-lalo na nung senaryo, mga idol, na humarap na siya sa pinaka mahirap na pagsubok. Ito po yung nagkaroon ng nadisgrasya siya, di po ba? Dito na internalize niya. Hindi siya iniwan, inalalayan siya ni Ka-Business hanggang sa hospitalization. Doon sa hospital, lahat ng mga pangangailangan. At aside doon, yung pamilya niya, hindi rin binitawan ni Ka-Business. Malaking impact para sa kanya eh, nakita natin. At malaking impact para sa lahat ng kagwang eh. And aside that, mga idol, kung gahaman si Ka-Business, hindi niya gagawin itong bagay na ito. Ano yun? Yung pagbibigay ng YouTube channel sa kanila. Yung pagbibigay ng YouTube channel sa kanila.
O ngayon, na kumbaga parang ano eh, parang nakatanggap siya ng higit pa sa halaga ng salapi. Higit pa sa kumikinang na ginto ang kanyang natanggap dahil sa pagkakaroon niya ng YouTube channel. Bakit? Kasi nakikita niya eh, gusto din niya eh, gusto din niyang makatulong, gusto din niyang mag-extend. Gusto din niyang magkaroon ng YouTube channel. And this is it. Kunting panahon na lang, mga idol, mamomonetize na yan. At makikita natin kapag namonetize niya kung anong mga pinaggagawa ngayon ni Labay, kung anong pinaggagawa ngayon ni Buknoy, ni Intoy. Nasa larangan na sila ng pagmimission. Eh ito. Eh ito, hindi lang. Maging itong sila, si Bong at si Bugay. Sigurado, mga idol. So, kaya ko binigyan ng reaksyon ito kasi di po ba nung mga nagdaang mga ara, mga panahon na hindi nauunawaan ng ating mga community, ng ilan sa mga masusugid na mga supporters mismo ni Kabusiness, na hindi nakakaunawa na Kabusiness, puro na lang good vibes eh. Kabusiness, ano na lang ang puro na lang siya kagwang, hindi na gumagawa ng mission. Dito natin maunawaan, mga idol, bakit? Kasi kumbaga sa pagluluto, hindi naman agad pagkasalang mo, luto agad eh. Poproseso, idadarang talaga sa apoy hanggang sa kumbaga lumambot at lukumatas. Ano po, para pag kinain natin yung pagkain, napakasarap. Eh, ito po yung kahalintulan na halimbawa niya sa mga kagawang. Talagang hinulma niya ng pagmamahal. Hinulma at hinubog niya, mga idol, ng pagmamahal at pangunawa kung ano ang tinatawag na pagmamahal sa kapwa. And above all, may secret weapon na ginamit si Kabusiness. Alam mo yung secret weapon na ginamit ni Kabusiness? Yung paghulma at pagtuturo sa tao, yung relation niya sa Panginoon. Lahat sila nagsasabi na huwag makalimot sa Diyos. Iyan po ang pinaka-secret weapon na ginamit ni Kabusiness. Well, mga idol, kasi alam niyo po, ang taong takot sa Diyos ay hindi po gagawa ng masama. Malaki po ang pagbabago kapag ang Diyos po ay nasa puso natin. Katulad ng nangyari kay Bo ngayon, kita natin ang malaking pagbabago kasi nagsisimba na siya. So, sobrang nakikita ko ngayon ang isang malaking pagbabago sa buhay ni Mornok. Once na makakuha ito ng salary, mga idol, once na ma-receive niya yung kanyang first salary, maniwala po kayo, maglalakbay ito na talagang iba. Ang mga kagawang ni Kabusiness, iba't iba ang pinanggalingan, iba't iba ang kwento ng buhay, pero nagawa niyang mapag-isa. May takot sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa, tulad ng nakikita nila kay Mr. Kabusiness. And that is an effective approach na kanyang ginawa. So, congratulations, Buknoy. Ito, mga idol, Bornok. Napa-ano ako dito at napukusan ko si Bornok kasi napakaganda po ng kanyang sinabi. Sobrang natouch ako sa kanyang sinabi. And I do believe, mga idol, na-ano rin kayo, na-antig din kayo sa sinabing ito ni Bornok kay Mr. Kabusiness. I-comment yung mga idol kung ano po ang inyong naramdaman nung narinig ninyo itong kanyang mga sinabi. Ako po muli si Taong Galang, mga idol. Hanggang dito lang po muna. At syempre, i-follow natin ang ating pong mga kagawang. Kagawang Bay, Kagawang Intoy, Kagawang Buknoy, Kagawang Bong, Boogie, and Kagawang Bornok. Isama na rin po natin, mga idol, siyempre, Kabusiness Official, Kabusiness Family, and Papa Dance, at ang ating mga magigiting na mga reactors. Huwag po natin kalimutan, mga idol, Anime Reactors TV, Analisa Reality, Reality Vlog. Andiyan po, mga idol, si Katangay PLC, Mam Flash Channel, Alminda Mix Vlog. At syempre ang inyong abang lingkod, Taong Gala. Papagpalang araw po sa ating lahat. God bless us all. Yeah.
So yung mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.